OPM na naman tayo, The Freestyle, yung paano, nirevive nila yan, okay? So, shoutout muna sa bago nating tropa na si Ma'am Amaya Adiser, kay Sir Willie Cariaga, kay Sir Henry Pido ng Saudi, sir. Maraming salamat sa suporta nyo. Siyempre, sa isa pang tropa natin, na si Sir Dennis Pangilinan, solid tropa natin yan, from Malabon City, okay? So, sa mga tropa naman natin na napadaan lang dito, sana huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe, guys, okay? At pindutin nyo yung notification bell para lagi tayo updated sa ating mga bagong videos. Tara na, huwag na tayo patagalin yan. Let's go! Okay, guys, so yung intro nito, kunin muna natin sa simpleng introhan, ha? Mamaya na yung plucking. So, A major 7. Ayan. Tapos, F sharp minor, G sharp minor 7. Flat lang natin to. Tapos, G major 7. Kunin natin yung bass nito. Second fret, first string. Ayan. Tapos, F sharp minor 7. Flat lang natin uli yan. Okay. Tapos, mamaya meron tayong B9 sustain 4. Pag may nakita kayo dyan sa screen, flat nyo lang to. Mula sa base ng B pababa. Okay? Ganda ng tunog, ano? Diba? So, ang kuha dyan, ganito lang. Unahin natin lagi yung base ng chords, ha? Tapos, hatak sa ilalim, ha? Tapos, tapping. Okay? Dito, medyo nabitin ng konti. Ganun ang transition niya. Ulit. Okay? Tapos B9 sus-4. Dalawang beses. Isa pa. Tapos bagsak sa E. Paano Isus, sundo to. Kusasabihin sa kanya. Tapos yung paano kaya. Ang gagawin natin, nakaporma tayo ng E, 3-4 saka number 6. Okay. Tapos itong F sharp minor 7. Ganun pa rin kalabit, ha. Paano, bitin ng konti. Tapos i-pull natin yung 1, 2, 3, tapos yung bass ng letter B, yung pip string, B9 sus 4. Okay, so po-pause natin ganun sa bass slide. Okay? Paano, paano kaya? So ganito kabuuan yan, ha? Gawin natin. Slide. Tapos yeah. Okay? Okay, sa intro, guys, pagtiyagaan natin. Sa una lang naman mahirap to, pero pag to inulit-ulit nyo, makukuha nyo to. Ako nung una, medyo nahirapan din ako, pero syempre, pinagtiyagaan ko lang rin para makuha ko. Okay? So, sa third string ng 4th fret, yan. Ganun lang natin. Hanggang 6th fret, ha? Tapos, baba tayo sa 2nd string. Okay? 4, 5, 7. Okay, tapos sa 4th fret ng 1st string, sabayin nyo yung bass ng number 5. Tapos bitaw ilalim. Okay, so ganito tunog niya, no? Tapos to, bitaw ilalim. Pag mabilis, okay, pag mabagal, okay, binatawa natin yung number 1. Tapos hammer natin to 2nd string sa 2nd fret. Ganon. Tapos bitaw. Pag binitawan yan, sabay nyo yung bass ng G-sharp. Okay? Ulit. Okay? Tapos, eto, nakaready na naman to sa 2nd fret ng 1st string. Tapos middle finger, lagay natin sa bass ng G-sharp. Ng G. Ito. Tapos sabihin natin yung string ng number 1 saka 6. Okay? Ganito kasi tunog niyan. Tapos open, yung 2. Okay?
3rd fret 2nd string, open natin 2nd string, bitaw yan ha, tapos 3rd string dito sa 2nd fret, 6th string 2nd fret. Okay, isa-isay natin, mabagal lang dito sa tayo sa umpisa. Open. Okay. Tapos, ito nga third string na nakapress na sa second fret, slide natin hanggang fourth fret. Tapos ito ready natin dito sa third fret ng second string. Okay. Tapos slide natin to dito pero kasabay yung bass ng A. Okay? So nakaganyan ano. Open natin yung 1. Okay? Ulitin natin ha. Ulitin natin sa umpisa para hindi kayo masyado malito sa tunog eh. Tapos slide. Slide. Ah, meron dito. Okay, so nagawa na natin kanina yan. Tapos, itong third string, sundot natin sa 6th fret. Tapos open yung ilalim. Tapos, itong maliit, pang slide natin dito sa 7th fret, papuntang 9th. Tapos flat natin dito. Sabay natin yung number 1 sa ka-6. Okay? Ulitin natin. Okay, tapos hammer natin agad to. Ito. Second string ah, naka-press na 'yan. Ilalim. Tapos okay. Kuha. Ganun kabilis 'yan ah. So, pag binilisan natin 'yan, guys, kunin natin ng isang mabagal. Alam ko medyo nalilito pa kayo eh. Parang medyo nahirapan kayo sa tingin ko eh. Okay, so babagalan ko para mas makuha nyo ha. Sabayan nyo ako guys ha. Okay. Okay. Open. Slide tong third string. Tapos hammer to ah. Pag mabilis kasi bagsak tayo ng iron. Tapos sundot natin i-sustain. Kung sasabihin. Tapos iuli. Tapos yung kaninang ginawa natin sa madaling intro. Ano kaya? Okay. So hihinga tayo dito ng isa. Paano kaya? Okay, B9 sustain 4 ha. Buhin natin isang isa na lang para makuha nyo ha.
tapos like. Tapos, paano kaya? Slide. Yeah. Okay, so papunta kasi tayo doon ng first verse. Okay, so medyo mahirap siya ng konti, guys. Pero pag binagalan nyo yan, inisa-isa ko naman sa inyo, makukuha nyo yan. Okay? Okay, so sa intro natin, sa first verse natin. Guys, yung intro nga sana nakuha nyo, pagtsagaan nyo lang at makukuha nyo yan. Pero kung di nyo naman talaga makuha, siguro pwede nyo nang kunin yung unang tinuro kong intro na medyo madali lang, yung easy chords lang, okay? So sa first verse natin, parinig ko lang muna yung tunog para makuha nyo, okay? So, ganun lang. So, ang kuha naman dyan, guys, forma natin sa E. Yan. Unahin natin yung bass ng number 6. So, ganun. Ano yung kinalabit ko bago mag-tapping? 1, 2, 3. So, kung makakagamit nyo to, pwede. Pero kung hindi, paangat lang. Okay? So, hindi kayo masyadong mahirapan. So, may dalawang option kayo. Pwede yung hatak ng tatlo or pataas lang. Halimbawa, pataas. Di ba? Sa tapping. Tapos slide natin agad. Ang gamitin nating slide, forma agad tong hintuturo dito sa fifth string ng second fret. Slide natin dito papunta na C sharp minor 7, ha? Kasi ang tunog ganyan. Di ba? Pag slide, kalabitin natin yung 2-3 tsaka yung fifth string. Medyo deaded natin yung tunog, ha? O, papatayan, ha? Tapos, G sharp minor 7, number 6 na string, saka 2-3 uli. Tapos, tapping. Okay? Pag dead ng tunog, tap. Okay? So, ulitin natin, ha. Yaka. Sabay A. Okay? So, pag pinorma naman natin sa A, 2-3, saka number 5 na bass. Tapos, 1-2. Then, tap. Tapos, B9 sustain 4. Angat lang natin to. Ganun pa rin ang kalabit. Okay? Okay? Okay, ulitin natin sa yakap. Yakap ko siya dahil ang... Okay? Luhay. E na yun. Balik. Slide ulit. Dahil ang luhay dagling data. Dead natin ang konti yon. Yung B9 sustain 4, ang kakalabitin naman natin, number 5 na string, then 2-3. Hindi pala tatap, hindi tatap. Ganun lang. Tapos, lipat natin dito sa 5th fret. Okay? Ang kalabit, ganun pa rin. Okay? Ang tunog niya ganito. Okay? So, 2-3, number 5, tapos 1-2. Mabuhin natin, ha? Yakap ko siya dahil ang duhay dagling dadaloy muni. Okay? Ngunit paano, itay ulit ron. Paano ko sasa, okay? Ko sasa. Sabay E, pero ang kuha na lang natin, iusog na lang natin, hintuturo natin dito sa first fret ng third string. Okay? Tapos, pag naka-ina tayo, base ng E, 2-3. Tapos, 1-2-3. Okay? Pihinito. Tapos, F sharp minor 7. Ang kalabit naman, pwede nang ganito. O kung gusto nyo, laruin nyo ng konti.
O kaya, or, tapos B9 sustain 4. Diba? Okay. Tapos balik tayo sa una, ulitin lang natin yon. Puso'y diyak na masusugatan ka. So, ganun lang. Inulit lang natin, di ba? Tapos, paano, paano ko sasabihin ito? Yung kanina uli, yung F sharp minor 7. Kung gusto nyo ng kalabit na laro, pwede yun, or. Tapos, B9 sustain 4, medyo mag-iiba na ng kuha natin. So ang idadagdag natin ng chords doon papunta ng chorus dito sa parang ano to eh E9 sustain 4 ata to guys. Hindi ko kasi masyadong ano yung chords eh, okay? So ipa-plot lang natin siya dito kung ano yung ginagawa natin dito sa B9 sustain 4. Usog lang naman natin dito sa 7 fret. Pero ang kakalabitin naman natin yung bass ng number 6 tsaka yung 2 3. Isa lang. Tapos E. Kung gusto nyo, pag in-slide nyo, huwag nyo ng forma ng E, kunin nyo na lang yung kuha natin dito ng E yan. Itong third string ng first fret. Okay? Pambara lang yan. Ang gagawin naman natin, pag kinalabit natin dito, 2, 3, number 6, tapos pag binorma natin sa E, number 6 na string, tapos 1, 2, 3. Okay? Ano, ulitin ba natin guys? Isa pa, para mas makuha nyo ha. Ulitin natin, okay? Yakap, yakap ko siya dahil ang luhay. Daging galagoy mo ni pano. Tapos pusoy. Pusoy, diyak na masusugatan kaya. Banyang maunawaan paano ko sa ipinito. Okay, tapos yung sinasabi ko kanina, slide natin konti. Tapos, tapos pasok tayo ng chorus dun guys. Okay? So, medyo balikan nyo na lang ulit tulad ng sinasabi ko. Balikan nyo ulit, pati yung sa tempuhan natin, i-rewind nyo mamaya para hindi tayo masyadong maba at para makapunta tayo sa chorus. Okay guys? Okay, so sa chorus natin guys, kunin natin yung A major 7. Ganito ko ha, pakinggan nyo muna para medyo familiar kayo. So A major 7 bass muna. Ayaw ko mang sakanan. Okay? So ang chords natin na to guys, iyan. Inalis ko lang kasi hindi naman magagamit tong dalawang bass na to, yung 4 and 5. Okay? So 1 2 3 tapos yung number 6 lang. Okay? Ulitin natin ha. Ayaw ko mang sakanan. So, pag pupunta tayo ng F sharp, medyo mabilis siya. Pag tap natin dito sa A major 7. Pangalawang tap ha. Okay? Tapos, pag pangalawang tap naman dito sa F sharp, sabay bira tayo pababa ng F sharp minor. Okay? Thank you.
Okay, so ganun yung parang bira niya sa B sustain 4, okay? 2 3 May sundo tayo doon dito sa number 11. So parang poporma natin dito pa ganyan. Yeah. Yeah. To. Dito. Ang kuha diyan. Slide lang natin konti. Hammer natin dito sa 12, yung number 1. Tapos 2 3 slide. Tapos balik tayo dun sa verse. Okay, kuha ba guys? Dito tayo sa F sharp. Okay? So pasok tayo doon ng second verse. Okay? Okay, so sa second verse, pagtapos ng chorus na 'yan, guys, parang uulitin lang natin yung chords natin doon sa first verse, pero isang ikot lang siya tapos magko-chorus agad. Okay? So tirahin natin uli yung E. Okay? So dito tayo natapos, no? B sustain 4. Tapos sundot dito. Kasi pasok agad tayo doon ng chorus, pangalawang chorus. Okay? So hindi ko na ulitin, guys, kasi tingin ko malinaw na sa inyo 'yon yung sa second verse. Okay? So talon tayo sa chorus uli. Okay? Okay, so second chorus tayo, guys. Tirahin pa rin natin, ha, kahit alam na natin, okay? Para kumpleto tayo, okay? 1 2 3 4. Bagalan lang natin, guys. Yan. F sharp pa, mabilis. Sundo dito. Okay, ngunit. Ngunit kahit nais ko ang kilitin. Yan. Di na kaya ibig. F sharp, mabilis ah. Okay, ganun ah. Tapos, pagkatapos na pagkatapos nun, tapos diba, popause natin, ulitin natin yung intro. Okay? Pagtaas ng second chorus, ulitin natin yung intro. Okay? Bagalan lang. Okay? So, pag natapos naman na natin yung second intro na yon, parang sagutan na lang yon. Medyo chechempuhan na lang natin. Okay? So, sa outro tayo pupunta ron. Okay? Okay, so sa outro natin, guys, medyo nakakalito, pero tuturo ko sa inyo, okay? So, parang chords lang natin sa first verse, okay? Yung sagutan. Di ba ganyan yung kanina? Yan yung unang ikot. Okay? Pangalawang ikot. Kuha? Balik tayo dito sa unang ikot, oh. Tapos, pangalawang ikot. Kuha, isa pa, isa pa, isa pa. Ilalim, pangalawang ikot. Okay,
tapos dito lang. So makukuha nyo yan pagka medyo pinakinggan nyo yung last part nung ng kanta. Okay, yung sagutan ng babae lalaki doon. Okay, so hanggang sa mag-fading na yun, ganun lang naman kuha nun. Okay? Okay, so yun lang. Maraming salamat at sana pagtiyagaan nyo guys. Siyempre medyo hindi naman lahat ng tutorial natin laging madali, di ba? So siyempre kailangan natin na ma-challenge sa mga guitar tutorial na medyo... Ano naman, medyo mahirap, di ba? Medyo chan. Pero para sa akin, di naman siya ganong mahirap. Kasi sa more on tapping lang naman siya, tsaka yung konting hagod-hagod lang, di ba? Sa intro, yan, talagang medyo mahirap ng konti. Pero syempre, kung pagtsatsagaan natin yan, approve na approve yan, kuwang-kuwa natin. Okay guys? So yun lang, stay safe at God bless. Salamat sa inyo. Bye-bye!